The Billionaire's Unwanted Bride. Tumututol man ang kalooban ay nagpakasal pa rin si Cindy kay Rafael na nalaman niyang kagaya niya ay napilitan din lang pakasal sa kanya. Gusto lang nitong pagbigyan ang hiling ng ama nitong may malubhang sakit. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya napigilan ang sariling mahulog ang loob sa asawa. Perfect husband kasi ito. Mayaman, matalino at gwapo. Ipinangako niya sa sariling paiibigin niya ito. Ngunit nang mag-attempt siyang lumapit rito, ay tila naman parang napaso itong biglang bumitaw sa kanya at lumayo. Ano kaya ang gagawin niya para tuluyan niyang mapaibig ang asawa? Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din yung bell icon para lagi kayong updated sa mga parating kong mga uploads. Part 1. Maganda na ba ako, Yaya Melinda? Tanong ni Cindy sa kanyang 45 anyos na yaya habang nakaharap sa salamin ng isang antigong tokador. Isang lavender evening dress ang kanyang suot. Lagpas tuhod ang haba nun, ngunit may slit yun sa magkabilang gilid. Kaya litaw ang magaganda at mapuputi niyang binti. Nakakasilaw rin ang suot niyang diamanteng kwintas. Napakaganda ng dalaga. May mapupungay na mga mata. At kahit katamtaman lang ang tangos ng ilong, ay maganda naman ang pagkakahubog at may mapulang labi. Makintab at itim na itim ang kanyang buhok. Tila siya isang buhay na manika. Ayoko kasing masabi ni mama na hindi ko itinuturing na espesyal ang birthday niya. Bueno, wala na siyang masasabi dahil mukha ng artista ang kanyang unik kaiha. Kaya lang, Cindy, huwag mo sanang ipagdamdam itong sasabihin ko. Pero hindi ko pa natanda ang nalugod ng husto sa'yo ang mama mo. Para bang hindi ka ganun ka-special para sa kanya? Bigla siyang natahimik. Lumapit ito at pinisil ang balikat niya. Ay, Cindy, pasensya ka na sa katabilang ko ha. Nasabi ko lang yun dahil napansin kong hindi kasing bungga ng birthday niya ngayon ang debut mo 2 taon ang nakakaraan. Yaya Melinda, huwag niyo po akong turuang magdamdam sa mama ko kung ayaw mong magtampo ko sa'yo. Nakatungong wika niya rito. Pasensya ka na, Cindy. May pagkamarites lang talaga ako minsan. Pero tumingin ka sa salamin. Ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa'yo ang evening dress na suot mo. Pustahan, ikaw ang pinakamagandang babae sa party ngayong gabi. Napangiti ang dalaga. Sa palagay niyo ho ba ay mapiplease ko ang mama? Ay, oo naman! Nakaramdam ng panibugho si Cindy nang bumaba siya sa malawak na bakuran ng Spanish mansion na minanapa ng kanyang mama mula sa mga ninuno nito. Tama si Yaya Melinda na noon ay kasunod niya. Wala sa kalahati ng kagarbuhang nakikita niya ng mga sandaling yun ang 18 kaarawan niya, 2 taon na ang nakaraan. Maliwanag na maliwanag ang buong paligid. Tila may fiesta. Nasasabitan ang buong bakuran ng makulay na mga banderitas. Ang arkong yari sa saha ng saging ay nagpapahiwatig na hindi fiesta ang okasyon. Nakaukit doon ang salitang maligayang kaarawan, Senyora Beatriz. 3 baka ang kasalukuyang nililitsyon sa gilid ng bakuran, habang 5 baboy naman sa likod bahay. Nagkalat sa bakuran ang mga mesang may nakahaing iba't ibang putahing pawang katakam-takam sa mga mata. Bawat mesa ay may tigi-isang lechong baboy. May ginawang stage malapit sa hardin para sa bandang tutugtog. At habang wala pa ang mga ito, pumapailan lang ang isang klasikong musikang nanggagaling sa isang state-of-the-art component na nakapatong sa isang mesa. Tila talaga may fiesta. Napapabuntong hiningang hinanap ng mga mata ni Cindy ang kanyang mama. Nakita niya itong abala sa pakikipag-usap sa 3 nitong amiga. Naglakad siya palapit sa mga ito. Kinawayan siya ng ina nang makita siya. Mi unika, iha! Napakaganda talaga ng aking anak! Salubong nito sa kanyang ibinuka pa ang mga bisig para yakapin siya. Nakangiti naman na yumakap naman siya sa ina. Nang bitiwan siya nito ay umikot siya sa harapan nito.
What can you say, Mama? You look fabulous, iha. Niluma mo ang Mama? Nagtawanan ang mga amiga nito. Ganon din si Yaya Melinda. By the way, iha, natanong ko si Marcos sa my gate kani-kanina lang. Bakit hindi mo siya puntahan at kausapin kahit sandali? Ihingi mo ako ng paumanhin sa kanya dahil hindi ko siya maanyayahan sa aking kaarawan dahil alam mo na, baka ma-out of place lang siya sa ganitong party. Habang sinasabi yun, ay malungkot na malungkot ang mukha nitong tila pinanghihinayangan na hindi nakadalo ang kanyang kasintahan. Thanks, Ma. Hinalikan niya ito sa pisngi. Bago tumalikod, ay magalang siyang nagpasintabi sa mga kausap nito. Excuse me po. Nakita mo na, Yaya? Anya kay Yaya Melinda na sumunod sa kanya. Kung hindi ako mahal ni Mama, bakit binibigyan niya ako ng laya sa lahat ng makakapagpaligaya sa akin? Hindi ko naman sinabing hindi ka mahal ng Mama mo, Cindy. Ang sinasabi ko lang parang ano, Yaya? Inis niyang tanong dito. Wag na lang. Teka, sasamahan pa ba kita? Baka makaistorbo lang ako sa inyo ni Marcos. Talagang magiging istorbo ka, Yaya. Kaya hanggang dyan ka na lang. Natatawa nang sabi niya rito. Iniwan niya ang kanyang Yaya para tunguhin ang malaking gate ng mansion. Naroon nga si Marcos, ang ruggedly handsome niyang kasintahan. Anong ginagawa mo riyan? Anyang tinapik ito sa balikat. Hindi nito napansin ang paglapit niya dahil nakatalikod ito sa kanya. Humarap ang binata sa kanya. Kasabay niyon ay napanganga ito. Cindy? Natawa siyang tumango. Grabe ka naman, para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Tinampal niya ito sa braso. Ang ganda-ganda mo kasi. Bigla tuloy akong naalangang yakaping ka. Ituloy mo na po. Hindi naman ito nagpatumpik-tumpik pa. Niyakap siya ng nobyo ng mahigpit. Sabi nga pala ni Mama, pasensya ka na raw kung hindi kanya na-invite. Hindi naman sa minamaliit kanya. Pero baka raw kasi out of place ka lang. Naninimbang na sabi niya sa binata. Ayaw niyang sumama ang loob nito sa kanya. Sanay na ako. Ang importante, hindi kanya pinagbabawalang makipag-boyfriend sa isang mahirap na tulad ko. Hindi ka naman mahirap pa, sabi niya pagkatapos na kumalas sa pagkakayakap nito. Kung tutuusin ay maganda na rin naman ang buhay ninyo. May sarili kang negosyo kahit maliit lang. Pero kumpara sa inyo, para kaming daga. Sobra ka naman? Oh, come on. May asyenda kayo sa Negros. Nasa shipping business ang Mama mo. Marami kayong mga paupahang business establishments. Iisa-isahin ko na naman ba? Bakit ba lagi mo nalang sinasabi ang mga yan? Tumawa si Marcos. It's my way of reminding myself how lucky I am to have you, Cindy. Hindi ko minamaliit ang sarili ko. In fact, ipinagmamalaki kong ikaw ang girlfriend ko. Hayaan mo na lang ako sa trip ko, honey. Malambing na wika pa ng nobyo. Sige na nga. Basta ang masasabi ko lang, mahal po kita, Marcos, at walang kaso sa akin ang estado ng buhay natin. Excuse me ho. Anang katulong na lumapit sa kanila. Cindy, tawag ka ng Mama mo. Susunod na ako, anya rito. Hinintay niyang makataliko dito bago binalingan si Marcus. Paano? Wala bang kiss? Tumingkayat siya at hinalikan ito sa pisngi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at pumasok sa loob. Naman, Cindy? Reklamo ng nobyo. Hindi naman ganun ang kiss ang gusto ko. Natatawang kinawayan niya ito at tuluyan na itong iniwan. Dinatnan ni Cindy na kausap ng kanyang Mama si Don Lucas Navarro at ang may bahay nitong si Donya Diana. Si Don Lucas ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Norte. Kasama ng mga ito ang kaisa-isang anak ng mga ito na si Rafael. Kwapo, matangkad, parang modelo kung manamit at gumalaw. Yun si Rafael, a real hunk. Pasensya ka na, iha, kung naabala ko ang pag-uusap ninyo ni Marcos. Pero dumating na kasi ang aking mga special guests. Anang kanyang Mama. It's okay, Ma. Siya nga pala, iha. Do you know them? Of course. Good evening po, Don Lucas and Doña Diana. Good evening, iha. Bati sa kanya ni Don Lucas. You're so beautiful, young one. Sabi naman ni Doña Diana. Hindi mo yata binati si Rafael. Binalingan niya ang binata. Good evening, Rafael. Good evening, Cindy. Aminado siyang napakagwapo ng binata. A perfect papabol, wika nga.
Subalit wala itong dating sa kanya dahil may Marcos na siya. Sino ba si Marcos? Tanong ni Doña Diana. Ah, isang kaibigan. Inunahan siya ng kanyang mama sa pagsagot. Hindi yun ang isasagot niya sana. Aaminin niyang kasimpahan niya ang lalaki at hindi siya kaibigan lang. Is he here? Tanong muli ni Doña Diana. No, he's not here. Tugon uli ng mama niya. He's a very good friend of Cindy. Mabait ang batang yun. Ikinituwa niya yun. Hindi man ito masabing kasintahan niya si Marcos. Kahit paano naman ay pinupuri nito ang lalaki. Naisip niyang kung magkakatuluyan sila ni Marcos ay magkakasundo ang mga ito. Pumailan lang ang isang love song. Nang lingunin niya ang entablado ay naroon na ang bandang tutugtog. The music was so inviting. Masarap sanang kasayaw si Marcos. Wika ng dalaga sa sarili. Bakit hindi kayo magsayaw? Wika ng kanyang mama. Sino, ma? Excited niyang tanong. Ang nasa isip niya ay sila ni Marcos ang pinagsasayaw nito. Kayo ni Rafael. Who else? Kagyat na nabura ang nadarama niyang excitement. Nang mapasulyap siya kay Don Lucas, ay nahuli niya itong sumenyas kay Rafael. Napilitan ang binata na lapitan siya. If you may, lovely one. Hinging pahintulot nito. Tututol sana siya. Dahil baka nasa gate pa si Marcos at baka makita sila. Ayaw niyang saktan ng damdamin ng nobyo kahit sa simpleng pakikipagsayaw lang sa ibang lalaki. Isa pa ay napakagwapo ni Rafael para hindi nito pagsilosan. Napasulyap siya sa kanyang mama. Sapat na ang talim sa mga mata nito upang malusaw ang lahat ng defiance niya. Napilitan siyang ibigay ang kanang kamay kay Rafael. Sa simula ng sayaw ay panay ang mga panako na sulyap ni Cindy sa gate. Malayo yun at hindi niya nakikita si Marcos. Pero nararamdaman niya ang mga titig nito. Alam niyang nasasaktan ng binata. Ngunit sa una lang yun. Kalaunan ay nakalimutan niya ito. Nabuhos ang kanyang pansin sa sayaw at sa kanyang kapareha. Wala siyang madamang mali siya sa paraan ng paghawak ni Rafael kahit na halos nakayakap na ito sa kanya. Naidasal niyang sana ay hindi na matapos ang musika. Bagay na ipinagtaka niya. Bigla rin siyang nakadama ng guilt. Nag-i-enjoy siya samantalang naninibugho ang puso ni Marcos. Kumalas siya kay Rafael nang matapos ang musika. Inihatid siya nito sa kanyang mama. Nasa kalagitnaan ng pagtitipon nang patigilin ni Senyora Beatriz sa pagtutugtog ang banda. Mayroon daw itong importanteng announcement. Kunot noong napatingin si Cindy sa kanyang mama. Wala siyang alam na ia-announce nito ng gabing yun. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity para sa isang napakahalagang announcement sa buhay ng isang magulang na kagaya ko. Wala nang makasasaya pa sa amin, kundi ang katiyakang mabibigyan ko ng isang magandang buhay at kinabukasan ng aking anak. Sandali itong tumigil. Tila sinadyang ibitin ang audience. Gusto kong imbitahan kayong lahat sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng kaisa-isang anak ko na si Cindy sa makisig na binatang si Rafael Navarro. Buong kasiyahang inanunsyo ng kanyang ina. Pakiramdam ni Cindy ay namanhid ang buo niyang katawan. Dagling naglaho ang epekto ng kaunting alak na nainom niya. Bigla siyang sinulyapan ni Rafael. Nakatiimbagang ang binata. Halata na hindi nagustuhan ang narinig. Tumitilaok na ang mga manok. Hudyat na madaling araw na ay gising pa si Cindy. Ilang ulit na siyang nagpabalik-balik sa kama at sa maliit na terrace na kanugnog ng kanyang kwarto. Ngunit mailap ang antok sa kanya. Basang-basa na ng luha ang kanyang unan at wala na siyang mailuha pa. Tila gumuho ang mundo niya dahil nawala lahat ng pangarap niya. Yun ang pakiramdam niya ng mga oras na yun. Wala siyang maisip na dahilan para gawin yun ng kanyang mama. Ni hindi man lang siya dito kinonsulta. Mahinahong katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Bumangon siya para pagbuksan kung sino man ang nag-abalang puntahan siya sa kalaliman ng gabi. Baka si Yaya Melinda. Nasisiguro niyang hindi ang kanyang mama. Natitsak niyang mahimbing na ang tulog nito dahil nasunod ang kagustuhan nito. Si Yaya Melinda nga ang kumakatok. Sabi ko na nga ba eh,
Hindi ka makatulog, ano? Nakakaunawang tanong nito. Tumango ang dalaga. Huwag mo sanang masamain, Cindy. Pero ito ang sinasabi ko sa iyo kanina. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal niya ang sarili niya. Sinusunod niya ang kanyang mga gusto para sa iyo. Siya ang nag-iisip at nagpaplano ng buhay mo. Tapos sasabihin niyang gagawin niya yun para sa iyo. Naiintindihan mo na siguro ako ngayon. Matagal ko na rin namang napansin yan, Yaya Melinda. Ayoko lang marinig dahil nasasaktan ako. Hindi niya napigilan ang mapahikbi. Mula pagkabatay, sunod lang ako ng sunod sa mga kagustuhan niya. Lahat ng gawin ko ay kailangan may pahintulot niya. Niwala akong desisyon para sa sarili ko. Akala ko'y magsisimula na siya magbago dahil pinayagan niya akong makipagrelasyon kay Marcus. Yung pala, puputulin din niya. Naiiyak na wika ng dalaga. Nagagalit ka ba sa mama mo? Umiling siya. Hindi ko kaya, Yaya Melinda. Hindi ka totoong mahal ng mama mo, Cindy. Wala siyang pakialam kahit masaktan ka. Kailangang matuto kang ipaglaban ang mga karapatan mo. Kung hindi, habang buhay ka niyang pasusundin sa mga gusto niya. Stop it, Yaya! Umiling siya. Magalit ka na kung magalit, Cindy. Inuulit ko, hindi ka totoong mahal ng mama mo. I said stop it! Tinakpan niya ang kanyang tenga. Ayaw niya yung marinig. Mahal siya ng kanyang mama. Yun ang pilit na nilalagay niya sa isipan niya. Tahimik siya nitong pinagmasdan. Bakit niya ginagawa sa akin to, Yaya? Daing niya sa pagitan ng paghikbi. Mas mabuti pa nga yatang umiyak ka na lang ng umiyak, Cindy. Mahirap hanapan ng paliwanag ang ginagawa sa iyo ng iyong mama. Kung narito lang si Marcos, sa kanya ako iiyak. Kalimutan mo na si Marcos, Cindy. Bakit? Alam kong hindi mo makakayang suwayan ng kagustuhan ng iyong mama. Tsak na matutuloy ang kasal mo kay Rafael Navarro. Lalong bumigat ang kanyang dibdib sa tinura nito. Tama uli ang yaya niya. Wala siyang sapat na lakas ng loob na labanan ng kanyang mama. Gisingin mo si Cindy, Melinda. Utos ni Senyora Beatriz sa kanya. Sabi mo sa kanyang may importanteng bagay kaming pag-uusapan tungkol sa nalalapit niyang kasal. Hindi na ho kailangan, Senyora. At bakit? Hindi ho nakatulog si Cindy sa buong magdamag. Formal niyang tugon. Pinariringgan mo ba ako, Melinda? Matigas ang tinig na tanong nito. Hindi ho. Pagsisinungaling niya. Hindi ko gusto yung ekspresyon ng mukha mo. Tawagin mo na si Cindy. Pronto. Inis na wika ng Senyora. Oho, Senyora. Nagmulat ng mga mata si Cindy nang marinig ang mahihinang katok sa pinto ng kanyang silid. Bumangon siya at pinagbuksan ng kumakatok. Bakit, Yaya? Ipinapatawag ka ng mama mo. Pakisabi hong may sakit ako. Anya rito. Ngunit nang maisip na baka magalit ang kanyang mama, ay agad din siyang nagbago ng isip. Pakisabi kong lalabas na ako, Yaya. Tumango ito at saka tumalikod at naglakad palayo. Dinat na ni Cindy na nakahalukip-kip ang kanyang mama habang nakaupo sa antigong sala set sa sala. Pinag-aralan niya ang itsura nito. Tila hindi maganda ang mood ng ina. Come here, iha, sabi nito. Huwag ka matakot, Cindy. It's not you. Sinira ni Melinda ang aking magandang gising. Ang pakiramdam yata niya ay siya pa ang higit na nakakaalam ng mabuti para sa iyo kaysa sa akin. Yung yaya mo talagang yun nakakainis minsan. Nakayuko siyang tumalima at umupo sa pang-isahang sofa kaharap ng inuupuan ng ina. Masama ba ang loob mo sa mama, iha? Umiling siya. Hindi ko magagawang magalit sa'yo, mama. Alam ko, iha. Mula pa nung bata ka ay wala kang sinuway isa man sa mga kagustuhan ko. Wala kang hinangad kundi ang mapasaya ako. Ginagap nito ang kanyang kamay at pinisil. Alam ko rin hindi madali ang magpakasal sa isang lalaking hindi mo mahal. Lalo na kung may iba kang minamahal at alam mong masasaktan mo siya. I know you're suffering. Kagagawa ng mama, hindi ba? Tama ka, mama. Pagsang-ayon niya. And therefore, you're mad at me. No, galit ako. Pero hindi ko kayang magalit sa inyo. I'm confused. Lumapit ito sa kinauupuan niya at niyakap siya. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Alam ko, mama.
pero nasasaktan ako sa klase ng pagmamahal mo. Pero hindi ba't minsan ay kailangan nating saktan ang ating minamahal kung yun ang makabubuti sa kanya? Tama ba ako? Mahinahong paliwanag ng ina. Tama at mali, Mama. I wanna hear your reasons. Tama ka, dahil ang iniisip mo lang naman ay kung ano ang makabubuti sa akin. Pero mali, napaikutin mo ko sa mga palad mo. Pumiyok siya sa huling tinuran. Nagunahan sa paglaglag ang kanyang mga luha. Mali, iha. Kailanman ay hindi kita pinaikot sa mga palad ko. You know that? Hinawakan siya nito sa baba at inangat ang kanyang muka. Pagkuan ay masuyo nitong pinahid ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang ikontesta yun, pero hinayaan na lamang niya. Pero bakit hinayaan mo kung ibigin si Marcos? Kung sa bandang huli ay puputulin mo rin ang lahat. Malungkot itong umiti. Binigyan lang kita ng layad na maranasan ng magmahal at mahalin para hindi mo hanapin ang mga bagay na yun sa sandaling ipakasal na kita sa lalaking gusto ko para sa'yo. Pinaglaruan mo kami ni Marcos at masakit na malaman yun, Ma'am. Naiiyak na wika ni Cindy. Hindi yun ang intensyon ko, iha. Pag nalaman ni Marcos ang lahat, baka kung ano ang gawin niya. Anong gagawin niya? Magwawala? Manggugulo? Cindy, ayaw mo nun? Makikilala mo ngayon kung anong klase siyang tao. Hindi, Ma. Hindi sa bugso ng galit at tindi ng sama ng loob, Mama. Iha, sa mga sitwasyong katulad nun, masusukat ang karakter ng isang tao. Simula pa lang ay alam na niyang hindi kayo bagay sa isa't isa. Kung tutuusin ay dapat pa nga siyang magpasalamat dahil hindi ko hinadlangan ang pagmamahalan ninyo. But his time is up. Hanggang dun na lang siya. Mapaghihiwalay niyo kami sa katawan, Mama. Pero paano ang mga puso namin? Hindi ko kayo pinaghihiwalay. Ginigising ko lang kayo. Wake up, Cindy. You and Marcos are living in two different worlds. Si Rafael ang nababagay sa'yo. Look, ipipili ba naman kita ng lalaking hindi nababagay sa'yo? May mapipintas ka ba kay Rafael? Wala, diba? He's perfect at nakikita ko na magiging maayos at masaya ang pagsasama nyo. But I don't love him, Ma. Dahil hindi mo pa sinusubukan, iha. Kapag mag-asawa na kayo, nasisiguro kong madali siyang mahalin. Mag-asawa? Para ano, Ma? Para ganap na durugin ang puso ni Marcos? Hindi ko yata yun kaya. Bakit ba nahikipagdiskusyon pa ako sa'yo? Yes, you can, Mama. Alam ko namang hindi ako mananalo. Wrong, iha. Nakikipagdiskusyon ka sa'kin dahil alam mong pakikinggan kita. But you're still going to have your way. My way will be your way. Trust me, iha. Wala akong hinangad na makakasama sa'yo. Hinaplos ng ina ang kanyang buhok. Galit ka pa ba sa'kin? Sana maintindihan mo na para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko, anak. Mahal kita. Alam mo yan. Cindy was alone in her room. Abala siya sa pagtitig sa kanyang refleksyon sa full-length mirror na naroon. Nakikita niya ang kanyang sarili. Ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kilala ang nakikita niya. Sino ako? Anya sa sarili. A puppet. Anang isang bahagi ng isip niya. Isa kang laro ang pinagagalaw ni Senyora Beatriz, ang iyong mama. Tama ito, isa nga siyang puppet dahil kung ituring siya ng kanyang mama ay tila wala siyang damdamin, walang intellect, kumikilos lang siya ng naaayon sa gusto nito. Minsan tuloy ay gusto na niyang pagdudahan ang pagmamahal na sinasabi nito. Marahil ay mahal lang siya ng ina dahil yun ang gusto niyang maramdaman. Yun ang nakikita niya dahil yun ang gusto niyang makita. Kung sana ay naroon lang ang papa niya. But then, she never knew her father. Ni hindi niya alam kung ano ang itsura nito. Ni pangalan ng ama ay hindi niya alam. Nung bata pa siya, natatandaan niyang ilang ulit niyang naitanong sa kanyang mama kung sino at nasan ang kanyang papa. Ngunit sa tuwi na ay tumataginting na wala ang sagot ng ina. May bata ba namang nabuo nang walang ama? Iniwan ba sila ng kanyang papa?
Kaya ganun na lamang ang pagdedeny ng kanyang mama sa existence nito? Nang magdalaga na siya, saka sinabi ng kanyang mama na biro lang ang mga sinabi nito sa kanya nung bata pa siya. Of course, she had a father. Ngunit nang tanungin niya kung sino ang kanyang papa, ay hindi pa rin ito sumagot. Sino ba talaga ako? Tanong niya sa kanyang refleksyon. Unti-unting pinalalabo ng mga luha. Napakasakit ng puso niya ng mga sandaling yun. Hindi niya matanggap na napakadali para sa kanyang ina na ipakasal siya sa lalaking hindi niya kilala talaga at mas lalong hindi niya mahal. Ano kaya ang magiging reaksyon ng nobyo ni Cindy kapag inamin niya rito na nakatakda na siyang ikasal sa iba? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.